mas pinili ko kasing maglagi dito sa barikada kaysa mag-stay ako sa bahay ko. Dahil wala namang kwenta na mag-stay ka sa bahay na andun ka lang, wala kang ginagawa. Nasa tingin mo na ay sisirain na yung paligid mo. So, mas minabuti ko na tumayo at tumindig sa pagkikipaglaban. Kahit pansamantalang napatigil ang operasyon ng Altay Philippines Mining Company noong February 7, patuloy pa rin ang barikada ng mga residente ng Sibuyan Island sa Romblon para tuluyan ng ipasara ang minahan. Pinasuspindi pansamantala ng mismong Department of Environment and Natural Resources ang kumpanya dahil sa mahabang listahan ng mga paglabag nito. Kabilang ang water code, foreshore lease agreement and salvage zone construction activities, kakulangan sa environmental compliance certificate at pagputol ng mga puno kahit walang permit. Ayon sa environmental group na Alianza Tigil Mina, sa kagustuhan ng Altay Mining Company na baklasin ang barikada, nagtangka itong kasuhan ang barangay officials, environmentalists at leader ng grupong Sibuyanon Against Mining. Agad naman itong iniatras ng kumpanya. This is an ice age island. So merong nickel dito, iron, cobalt, chromite, meron ding gold, may feldspar, at marami pang iba, no? Ito rin yung pinagkukunan ng buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. At kung matutuloy ang minahang ito, ay maapektuhan yung four major rivers. Para sa grupong kalikasan, kailangan patuloy na magbantay hindi lang sa Sibuyan Island, kundi sa iba pang mga lugar na target ng mining companies. Dun sa mga huling sinasabi ng mga recent na sinasabi ng Marcos administration, kagaya ng mga sinabi nila noong pumunta sila sa Switzerland, may intention talaga yung Marcos administration na ituloy yung pagmimina or ibuksan yung Pilipinas para sa mga dayuhang mga kumpanya. Alam naman natin yung dangerous track record ng mining sa Pilipinas in terms of environmental devastation, saka yung human rights violations. Important na maging vigilant tayo, magbantay tayo dun sa issue ng mina. So yung example ng Sibuyan ay isang example lang, of course, na matugumpay na nagkaroon ng resistance yung community dun sa pagmimina sa kanilang lugar, pero marami pang ibang areas sa Pilipinas na apektado ng pagmimina. Panawagan din ng mga residente at environmental groups na mapanagot ang mga nagbigay ng permit sa Altay Mining Company para magmina sa Sibuyan Island. Ito si Gian Palomeno, nag-uulat para sa Alab.